Wala kayo sa papa ko. Sa budget na 10,000, kaya niyang pakainin ng 100 tao. Wala kayo sa papa ko. Sa budget na 8,000, kaya niya mapakain ng 150 katao. Wala kayo sa papa ko. Sa 5 perasong tinapay at 2 isda, napakain niya ang 5,000 katao. Sinong papa mo? Si Jesus! Thank God it's Friday, mga kapatid, and welcome again to the Big Man of the North Lent Special. And for this time, this is now our episode 10, pang-sampung videos na to ngayong Lenten season. At marami salamat sa panonood ng mga nakaraang videos. May mga na-experience ka bang mga bagay na akala mo ay wala ng solusyon at napaka-imposible ng mangyari? May mga na-experience ka ba ngayon na sitwasyon, akala mo'y wala nang sagot at nasa punto ka na ng pagsuko dahil napaka-imposible ng mga solusyon na binibigay sa'yo ng mundo? But my friend, let me remind you in Luke chapter 1 verse 37, sabi doon, "For nothing is impossible with God." Meron tayong Diyos na kayang gawin posible ang imposible. Meron tayong Diyos who is powerful to do miracles. Hindi ka pa naniniwala? One of the best story in the Bible is the miracle when Jesus fed the 5,000 people. In Matthew chapter 14 verse 13 to 21, that's the story of the feeding of the 5,000 by only 5 loaves of bread and 2 fish. Napakain niya yung libu-libong katao with bread and fish lang. Yun lang ang meron sila in that very moment. Pero nakagawa ng milagro ang Diyos. Kaya in times na alam mo naman nagawa mo na ang lahat at feeling mo wala nang ibang makatulong sa'yo, remember that there is God who can help you, because we have a God who is powerful and can do all things, who can do impossible things to possible. Kayang niyang gawing posible ang mga imposibleng bagay. And today is Friday. Ito yung sinasabi ng ibang Katoliko na abstinence sa karne. Yung hindi ka makakain ng karne. Full Fridays of Lent, hindi ka kakain ng karne. Imposible na daw yun mangyari ngayon. But again, in these times that we are giving up something to for the season, we are giving up something for our God, ito yung pagkakataon na mas kumapit tayo sa Kanya. Na sa tingin ng iba ay imposible, sa Kanya ay posible. Ask the help of the Lord habang tayo ay nagpa-fasting, habang in-offer natin itong mga bagay na to sa Kanya, na kaya natin maging posible ito kahit sinasabi ng iba ay hindi na posible. With the help of the Father, with the help of God, everything is possible. And today's reminder, simple lang, walang imposible ang Diyos. Walang hindi kakaya ang Diyos na gawin para sa atin. Tayo lang ay kumapit sa Kanya at maniwala na magaling ang Diyos sa mga buhay natin. Since it's Friday, our challenge ay huwag talaga kumain ng karne ngayong araw ng Biyernes. So that's it again for this episode 10. Maraming salamat for watching sa mga past and previous episodes natin from episode 1 to episode 9. So once again, my name is Martin and I'm from the Big Man of the North. I'm a missionary and this is my journey. Maraming salamat. See you sa next episode.